Mamaya papakita ko sa inyo yung result, no? Hello guys, bali yun, no? Hindi ko na na-vlog kanina na magpapaayos ako ng buhok. Bali guys, ang pinagawa ko lang eh Brazilian lang, no? Brazilian blowout na may color siya. Ayan guys, no? Hindi ko alam kung anong kulay to, no? Kasi yung bakla na lang yung bakla talaga. Yung bakla na lang doon sa parlor yung pinapili ko kung ano yung malakit sa kulay ng buhok ko, no guys? Ayan. Bali guys, kasi hindi talaga ako nagpapa-reband na, no? Bali, ang last kong reband is last year. Ang nangyari guys sa buhok ko, nagputol-putol siya na yung pinakadulo niya sunog, no? Bali, yung nangyari talaga guys, nasira talaga yung buhok ko sa reband. Kaya hindi na ako nagpapa-reband ngayon. Bali, ang ginawa ko na nga lang, ang pinapagawa ko na lang is Brazilian blowout na lang, no? Bali guys, ano ba yung kaibahan ng Brazilian blowout sa reband? Bali, yung reband, yun yung treatment na makakapagpa... Bali, hindi siya treatment, no? Bali, yun yung chemical na may straight yung buhok mo dun, guys. Tatagal yung gamot sa buhok mo ng almost 1 year, no? Yun na yung pinakamatagal na pag-epekto ng gamot sa buhok mo. Tapos, yun nga, yung tendency niya, mawawala lahat ng kulot-kulot sa buhok mo, may straight siya talaga totally, no? Bali, yun nga lang, guys, kapag ka ang buhok mo, eh, hindi sanay sa mga chemical na gano'n, may tendency talagang masunog ang buhok mo or masira, no? Kagaya ko nga. Bali, napaka-sensitive, guys, ng buhok ko. Kung makikita niya naman, sobrang nipis talaga niya, no? Ayan, no? Manipis talaga yung hibla niya. Sobrang nipis, guys. Kaya, once na pinareband ko siya, bali, dalawang benta ako nagpareband, guys, na nasunog talaga yung buhok ko, no? Kaya nga lang, kagaya nga nung pinapakita ko sa inyo nung mga nakakaraan na sobrang pangit ng buhok ko, guys, diba? Kulot-kulot siya rito sa taas. Ayan. Kaya rin siya na-straight, guys. Gawa ng pinlantya nga siya at binlower, no? Hindi ko alam kung pagligo ko after 3 days, eh, babalik siya sa dati. Pero alam kong babalik siya sa dati, guys, no? Kasi yung Brazilian blowout naman, guys, eh, hindi naman siya pampa-straight ng buhok. Bali, treatment nga siya na pampagamot. Gamot lang siya, guys, sa mga buhok na nasira or na-damage, no? Ayan. Bali, yun nga yung pinagawa ko, Brazilian blowout with hair color, no? So, ayan, guys. Yan yung result sa akin ng Brazilian. After 3 days, papaliguan ko na siya, no? Pero, ang mangyayari naman sa kanya, guys, is magagamot niya naman yung mga dry hair ko, yung mga damaged hair ko, ng Brazilian nga. Magagamot siya, no? Tapos, magiging maganda rin naman yung bagsak niya. Kaya kahit makita pa rin yung mga kulot niya, okay lang. Ang gagawin ko na lang, guys, eh, aalagaan ko na lang siya. After 3 months daw, pwede ulit pa Brazilian, no? Para totally mahealed na yung mga nasira kong buhok gawa ng pagpapareband ko, no? So, yun, guys, no? Ayan. So, yun nga, guys, no? Bali, twice akong nagpareband na nasira yung buhok ko. Walang kadala-dala, eh, no? Kasi nga, guys, gusto ko talagang ma-straight yung buhok ko, kagaya nga nito, di ba? Straight siya. Gusto kong ma-straight siya ng permanent. Kasi nga, once na binlantya lang or binlower lang, once na pinaliguan mo na, babalik na siya ulit sa pagkakakulot. So, yun nga, kahit alam kong madadamage yung buhok ko, pinareband ko pa rin siya, no? Kaya nga lang, talagang nasira na siya talaga, guys, ng tuluyan. Yung mga dulo ng buhok ko, nagganon siya. Ang tendency nun, guys, sunog. Ang ginawa ko, ginapit ko isa-isa yung pinagtyagaan ko, no? Halos may isang linggo yata akong gupit ng gupit ng buhok ko nun, guys, no? Tinatanggal ko yung mga dulo, yung mga nasunog na ng pagkakareband, no? Yun. Pero ngayon, guys, natuto na ako at nagtanda na ako, no? Kaya hindi na ako talaga nagpareband. Kahit na bumalik siya sa pagkakakulot, yung mga nandito na sa ibabaw na kulot na yan, okay lang, guys, ang importante, hindi naman siya sunog, no? At hindi rin naman siya na-damage. At least, nung pinagawa ko, treatment ko, guys, na gamot pa to doon sa mga damaged hair ko, no? Ayan. Yung kulay niya, guys, okay lang din yan kasi nga, kahit pa paano, eh,
nahabol niya yung dati kong kulay, no? Kahit medyo magkaiba pa rin yung kulay sa taas at dito. Okay na kasi nahahalayan ako guys ng mga nakakaraan nga. Ang kulay talaga ng buhok ko, hindi pantay. Siguro pagka na-maintain yan, mapapantay na rin yan, no? Ayan. At isa pa nga guys na ayaw ko sa Revan is yung halos hindi ka makapagpuyod ng buhok mo. Hindi mo pwedeng iganyan yung buhok mo. Yun yung mga ayaw ko sa Revan, no? Parehas lang din naman to guys sa Revan na after 3 days pa bago mo siya liliguan. Yun, parehas lang sila, no? Kaya nga lang sa Revan nga guys, ang dami mong kailangan iwasan. Kailangan mo nga talagang iwasan upuyod siya. Siguro pupuyod mo siya or itatali mo siya eh after 3 months pa, ganun. Kasi sayang lang yung pera mo guys kung itatali mo agad yung buhok mo pag after na Revan, no? Kasi syempre magkakaroon siya ng line or magkakaroon siya ng bewang kung tawagin. Magkakaroon siya ng guhit, ng bakat or ano. Babakat na yun sa buhok mo, no? Bali, nasayang lang yung pera mo. Pagka ganitong Brazilian, at least normal pa rin yung pagkakagawa sa kanya, no? Pwede mo siyang itali or no, kasi hindi naman siya kagaya ng Revan na kailangan mo talagang iwasan, ingatang maigi, no? Or ingatang mabuti. Ayun, kaya hindi na rin ako nagpa-Revan, guys, kasi after nitong ano, mga ilang months na lang, magsasummer na din, no? Kailangan mo na rin talagang magtali ng buhok kasi mainit. Ayun, kaya iniwasan ko na rin talagang magpa-Revan ngayong buwan na to, no? Ayun. Wish ko lang guys eh, huwag siyang bumalik agad sa pagkakakudot, no, kapag ka naliguan ko na siya. Ayan. Ang price nga pala nito guys is, dapat talaga yung price ng Brazilian blowout nila is 1K, no? Or 1,000 pesos. Pero nung hinipo naman nung bakla yung buhok ko, bakla talaga yun. Nung hinipo naman talaga nung bakla yung buhok ko, sabi niya, okay, sige 800 na lang kasi nga manipis naman daw yung buhok ko. Kaya 800 na lang daw, no? Ayun, tapos yung hair color is 500, kaya 1,300 siya guys. Ayun. Pero kung hindi manipis yung buhok mo, 1,500 yung Brazilian blowout with hair color, no? 1,500 siya. Ayun. At dahil sa manipis yung buhok ko, nakatawad ako ng 200 pesos. Ayan, no? Naging 1,300 na lang siya instead of 1,500. Ayan. So yun guys, no, dito ko na lang i-end yung vlog ko. No, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin, pakisubscribe nyo na po ako. Pakiclick nyo na rin po yung notification bell para po ma-notify kayo sa mga susunod ko pa pong vlog. Ayan. Pasensya na guys ha, dahil hindi ko na binlog yung pag-re-revan sa akin kasi nasasaguan talaga ako. Meron akong clip dun sa isa na pinakita ko yung itsura ko, no guys? Saka hindi ko na rin binlog yung pinaplancha niya kasi ang sakit ng anit ko guys. Gawa ng pagkakababa dun sa hair color, no? Tapos nung pinaplancha niya, napapasupa-supa ako ng plancha, no? Yung anit ko, napapasok. Hindi ko na binlog yun guys, no? Sabi ko nga, papakita ko na lang yung finished product ng Brazilian blowout ko. Ayan. Ayan, sana po nag-enjoy kayo sa panonood. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Bye!